tend to fake everything. Our lives, happiness, just everything that revolves around us. Until there comes a point where we arrive at a non-existent ray of darkness and understand that on the off chance that you cause it, there will be no escape. We are all guilty of being in denial with the things that hurt us. Yung tipong akala natin nakalimutan na natin ang lahat. At okay na tayo. Pero ang totoo, hindi pa pala natin tuluyang natatangkap. Kasi kahit pa paano, umaasa pa din tayo na baka sakali na may pag-asa pa. Ano ba pwedeng orderin dito? Nga pala, Dan, na-OT kami kagabi. Paano tong dinis sobrang kulit? Dan, nakikinig ka ba? Dan? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Itigil na natin to. Ha? Bakit? Hindi ba't okay naman tayo? Okay. Hindi mo ba nakikita? Hindi na tayo masaya? Huwag na natin ipilit yung mga bagay-bagay. Huwag na tayo maglokohan. Yan naman. Hindi naman tungkol sa sayo ang lahat ng relasyon. Apini mo nga sa akin. Bakit? May iba na ba? Sino? Si Erica? Huwag mo nga idami si Erica dito. So siya nga. Alam ko naman na una pala hindi lang best friend tingin mo kong Erica. Paulit-ulit kitang inintindi, Daniel. Paulit-ulit kitang inintindi sa mga oras na mas pinili mo ay cancel lahat ng lakad natin, masamahan lang siya. Pero lahat ng yun pinaliwala ko kasi pinaghahawangan ko lahat na sinabi mo na mahal mo ako. Ay, hindi ko matanggap. Bakit kailangan mo pa pumasok sa buhay ko? Bakit kailangan mo pa simulan to relasyong meron tayo? Yana, sorry. Hindi ko naman intention... Ina! Sorry! Dalawang taon, Daniel! Dalawang taon! Minahal mo ba talaga ako? Paano naman ako? Alam mo, Daniel, hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako to fill that gap in your heart and now na may chance ka na sa kanya, aalis ka na lang? Kasi hindi mo na ako kailangan. Trust me, Anna. So dinami-dami at haba ng oras na pinagsamahan natin sa tingin mo, hindi pa rin kita mahal? Maniwala ka sa akin, Anna. Minahal kita. Minahal? So past tense! It might sound selfish, Daniel, pero bakit yung pagmamahal mo pa sa akin yung pwedeng mawala, hindi na lang yung kay Erica? I'm really sorry, Anna. I know this might also sound selfish, pero... kailangan mo marinig to. Si Erica na yung nagpapasaya sa akin. Girl, ano? Tulala ka na naman dyan. Coffee? Okay ka lang ba? Oo naman. Bakla ka. Bakit ba kasi nakipagkita ka pa? Eh, pwede mo naman akong tawagan na lang. Wala. Namiss lang kita. Iba pa rin yung makita ka as flesh. Kapag kasi sa chat, ang hirap mong kausap.
Para kang wala na bigla na lang nawawala at hindi na nagre-reply. Alam mo naman na I'm taking a break from social media simula nung maghiwalay kami ni Dan. Seriously, Yan-Yan? It's been a year. Di ka pa rin ba nakaka-move on sa lalaking yun? Gaga, naka-move on na ako, no? It's just, it feels empowering and peaceful to have your own company. Yung pakiramdam na okay lang pala mag-isa. Girl, tigilan mo ako. Ang boring ng buhay mo. Tama na yung alone moment mo. Why don't we go to a party? Boy hunting, you know? Loka. Anong boring sa buhay ko? At isa pa, hindi ko kailangan ng lalaki. Anong hindi kailangan ng lalaki? Hindi porket pinagpalit ka ng ex-boyfriend mo sa best friend niya, ay mawawalan ka na ng interest na pamilala ng ibang lalaki. Hindi lahat ng lalaki kagaya ni Daniel Aliana. Hindi ko naman nila lahat. Hindi pa lang talaga ako ready mag-entertain ng ibang lalaki sa buhay ko. I'm happy reaching my own dreams. Pero masaya ka ba talaga? Masyado kong sub-sub sa trabaho eh. Oo naman. Masaya ako, no? Grabe ka naman sa sub-sub sa trabaho. Masaya lang talaga ako sa ginagawa ko. Ayan? Hindi sub-sub yan? Sorry na. Ito naman. Ganto na lang. Papayagan mo na ako umalis, pero sasama ako dun sa pa-party na sinasabi mo. Promise? Oo nga, pero ngayon lang to ah. Tsaka mo na sabihin pagkatapos ng mga gagawin natin. Whatever. Thank you sa coffee ah. Ingat sila sa'yo. O siya, mauna na ako ah. May bibilin pa ako eh. Bye, girl! Oh, Daniel, andito ka pala. Sabi mo busy ka. Huwag dito, Yana. It's okay, Daniel. By the way, pwede pa kayo po? Sure. So, Erica, kamusta ka naman? I'm perfectly good. Kamusta kayo? Yana, pwede ba? Come on, Daniel. Pinasok mo to, di ba? Tumigil ka na. Ha? Huh? Osha, mag-enjoy kayo. Marami pa akong work na tatapusin. Yana! Ano ba problema mo? Ikaw, Daniel! Ikaw ang problema ko! Tumigil ka, ayusin mo yung iniisip mo sa akin. So ngayon ako ang problema? Sa tingin mo ba, hindi ko kayo nakita kung gaano kayo kasaya? Ang likot ng isip mo, Yana! Siguro nga! Yana? Ikaw ba yan? It's been a long time. Kumusta ka na? Pwede bang umupo? Sure. Erica, right? Okay naman ako. Ikaw, how are you doing? I'm good din naman. Tagal nating hindi nagkita, ha? Yeah, 1 year. Yan, yan! Bakit nandito ka pa? Nakita ko lang to si Erica. Uy, hi! I'm Denise. Best friend ako ni Yana. Ikaw yung best friend ni Danny tapos naging girlfriend, di ba? Denise. No, it's okay, Yana. We dated, pero hindi naman naging kami. Nalaman namin na hindi pala kami fit sa isang relasyon. And it's much better to be friends instead. Ang akala ko nga, makikipagbalikan siya sa'yo kasi, you know. Ah, hindi na.
Hindi ba't may gagawin ka pa, Yan-Yan? Ah, oo nga. Mauna na kami, Erica. It was nice to see you again. Sure. Girl, puyat ka na naman. Alis pa tayo, ano oras na? Tara na, ayusan na kita. Eh, ayoko nga. Bakit ba mag-aayos pa? Eh, maliligo lang ako. Ano? Ready ka na ba? I gotta have it called Alexander McQueen, but I never show it off cause I still got the dreams that I had when I was little. Ano susuotin ko, girl? Tingnan mo na yan. Actress, model, superstar, queen. Girl, mukha kang malungkot na bouquet. Bagay sa'yo. Ang ganda mo dyan. Ay nako, sobrang tutok sa career niya. Nakalimutan naman mag-enjoy kasama tayo eh. Uy, Dino, busy lang talaga ako. Anong busy? Andito pa na si Derek. Ang sabihin mo, natatakot pa lang na baka kasama si Danny. Anong Danny? Dino, nakamove on na ako. At saka, ikaw nga tong di makamove on sa akin dahil hanggang ngayon crush mo ako. Bakit nga ba kasi hindi na lang kayong dalawa, no? Oo nga, bakit hindi na lang kayo? Di kami talo. Tsaka pangat yung kanya sa tropa. Masabihin mo, torpe na lang. Hoy, hindi tama. Ano ba? Pag-uusapan na lang ba natin love life ko? O magsasaya tayo? Eh, di magsaya. Ano? Okay ka lang ba talaga?
Sa totoo lang, umiisip ko pa din yung mga sinabi ni Erica nang nakita natin siya. Yana, alam mo kung totoo man yung sinabi ni Erica. Matagal ka nang dapat umalikan ni Dan. Isipin mo, isang taon na yung nakalipas, pero minsan, hindi siya nagparamdam sa'yo. Kahit pa message ka ng message sa kanya. Eh, okay pa naman talaga ako kahit pa man din nakita natin si Erica. Kahit sa akin na lang, ha? Please, huwag kang magpanggap. Alam ko namang hindi ka pa okay, kaya mas sinama din kita dito para makita mo din si Derek. Why don't you give him a chance? Hindi ko alam. Natatakot kasi ako na baka hindi ko siya magustuhan. Tsaka, ayokong gawin sa kanya yung mga bagay na naranasan ko. Ang negative kasi kaagad nang naiisip mo eh. Subukan mo lang buksan ulit yung puso mo. Tapos na ba kayong mag-moment dyan? Andun si Danny Boy sa table natin. Ha? Tanga ba kayo? Bakit niyo pinapunta yan? Hindi ako sa Paul, no? Si Paul yun. Hayaan niyo na. Tara na. Bumita tayo dun. Uy, Danny! Kamusta ka na? Tagal natin di nagkita, ah. Ano to yan? Reese. Oo nga, Danny Boy. Ang tagal ka na namin di nakasama. Balita po itong si Paul. Matagal ka nang inaaya, pero ayaw mo naman daw sumama. Baka busy sa career, kunwari. Tapre, kumubuwa naman. Diyos nga. Ano? Pinapunta niyo ba ako dito para interrogate? O para magsaya? Oo nga naman. Let's give him a chance. Cheers! Cheers! Peaceful sa lugar na to, no? Parang pilit mong babalik-balikan. Kaya kita din nila rito. Dahil sa tuwing napupunta ko sa lugar na to, naiimpaya pa yung sarili ko. At kung ikukumpara kita sa lugar na to, itong lugar na to, yung pahinga ko. Bakit mo nga ba ako dinala dito? May problema ka ba? Wala naman. Gusto lang din talaga kata dalhin dito. Nagustuhan mo naman, di ba? Oo naman. Thank you, ah. Para saan? Para sa pagdala rito? Bukod dun, alam mo naman simula pa lang na wala nang kasiguraduhan kung may bibigay ko ba mga gusto mo or kung maibabalik ko ba pagmamahal mo. Pero ito ako ngayon. Kasama kita. Sigurado man o hindi, basta nakatakot pa rin. Nasa huli akong magsisisi. Dahil hindi ginapa ito sa'yo, yung gusto kong iparamdam sa'yo. Tsaka, ano ka ba? Hindi naman natin kailangan pumadaliin. Kahit na, nagsimula lang tayo dahil ginamit mo ako. Para pagsulasin yung ex mo. Ayos lang. Aliana. Hindi mo kailangan magpasalamat na may nagmamahal sa'yo. Hayaan mo lang na mahalin kita. Thank you, Yana. Thank you, Derek.
Hey, Anna. Can we talk? This is Danny, by the way. Andito ako sa labas ng apartment mo. Ano pa, Danny? As much as I know, wala naman na tayong dapat pang pag-usapan. Please, Anna. Bigyan mo naman ako ng chance na ayusin to. Tama naman nga, Daniel. Tama na yung dalawang taong panluloko mo sa akin. Tama na yung isang taong na sinasaktan ko yung sarili ko at pilit ko tinatanong ano ba pagkukulang ko sa'yo. Pero sinubukan naman kitang balikan. Kaya nga ako nagpunta nung party nun kasi ang sabi ni Paul nandun ka na. Kayo na pala ni Derek. Iyon. Iyon pala. Alam mo naman palang may relasyon na kami ni Derek. Bakit ginugulo mo pa ako? Kasi doon ko lang na-realize na sobrang mahal pala talaga kita. Please, Aliana. Ito na naman. Ito na naman tayo, Daniel. Sarili mo na naman yung iniisip mo. Masyado mo na akong nasasaktan. Hindi ko na yata kakayanin pa kung masasaktan ulit ako dahil sa'yo. Please, Aliana. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, irerespeto mo yung gusto ko sumaya na hindi ka parte ng buhay ko. Napatawad na kita, Daniel. Kaya hindi mo na kailangan pampatunayan yung sarili mo sa akin. Kasi kay Derek mo na nakikita yung mga pangarap natin? Hindi. Kasi I already know my worth. Derek, hindi pa masyado mabilis? Yung alin? Yung relasyon natin. Ha? Eh, anong mabilis doon? E wala nga tayong label. Ang totoo kasi niyan, nagkausap kami ni Daniel nung nakaraan. Tapos, nakikipagbalikan. So, pumayag ka? Hindi. Pero, dun ko lang kasi na-realize na hindi ko pa pala kayang pumasok sa isang relasyon. At dahil alam ko sa sarili ko na natatakot ulit akong sumubok. At may parte pa rin sa puso mo na hindi mo siya kayang kalimutan. Kung magiging honest ako sa'yo, totoo yan. Kasi naniniwala ako na hindi ko pa rin kayang kalimutan yung sakit na naranasan ko sa kanya. Tatapusin ko itong meron tayo ngayon, pero di dahil babalikan ko siya. Hindi ba? Doon din lang punta nun? Hindi. Ngayon ko lang mas naintindihan yung sarili ko. Sa mahigit na isang taong pag-move on ko, masasabi ko pa rin nasasaktan ako. At kaya gusto kong palayain yung sakit na nararamdaman ko.
Kaya I'm really sorry, Derek. And thank you. Alam ko rin naman na dito papunta to. Pero sinubukan ko lang din naman. At masaya ako na pipiliin mo yung sarili mo. Wala naman akong ibang hiniran kundi ang maging masaya ka. Thank you, Derek. After all that happened this past few months, I realized that not being okay is totally fine. I am so in denial about the things na nakikita at nararamdaman ko naman talaga. And then I understand the moment I start to accept everything. That's where I have decided na harapin yung totoong nangyayari at huwag nang umasa pa sa mga bagay na alam kong masasaktan lang ako. After all the sleepless nights and silent cries, acceptance ang pinakamahirap na parte ng paglimot. I am aware that I am not yet healed. I just have to trust the process. I know time will come that I'll be able to love and will be loved again by someone that will give me what I deserve. Pero sa ngayon, ako na muna. Sarili ko na muna. Go ahead.